In this video, guys, we will talk about folate deficiency. So folate deficiency ulit is a decrease in folate or folic acid in the body. It can lead to anemia and neural tube malformation. So yung folate, guys, is galing sa mga pagkain tulad ng leafy greens, citrus fruits, grains, and cereals. But these are in polyglutamate form, which is non-absorbable in the GI tract. So it has to be converted into monoglutamate para ma-absorb siya. So, kinoconvert natin siya, guys, in our jejunum. Kasi sa jejunum, may mga enzyme tayo din na pinoconvert si polyglutamate into monoglutamate. And then, si monoglutamate, i-convert, pupapasok siya ngayon sa ating ileal cells, as ating jejunal cell, I mean. Papasok siya ngayon siya, guys, by the presence of tetrahydrofolate reductase, kinoconvert siya into tetrahydrofolate. And then si tetrahydrofolate was kinoconvert siya into more stable na metal THF. And then si metal, guys, sinagamit siya for vitamin B12. And then si tetrahydrofolate can be stored into the liver and can be used into different metabolic activity in our body. Next naman, guys, let's talk about folate deficiency for more. So, kapag may folate deficiency tayo, guys, na-impair din yung ating cell division. So, yung ating RBC, this precursor from the bone marrow, will undergo cell division. Pero imbes na normal yung size, as malaki yung size ng red blood cell, so it is destroyed by the spleen, so it can lead to anemia. So in response to the anemia, the bone marrow will release immature red blood cell, which is also large. Tawag natin siyang megaloblast. So tinatawagin din natin siyang, to compensate to the anemia, ha, nagdarili siya ng megaloblast. So tinatawagin natin siyang macrocytic megaloblastic anemia. And also, large din yung ating neutrophils, mayroon din siyang hypersegmented din siya. So similar lang siya nila ni vitamin B12 deficiency. So yung symptoms natin, guys, same lang din. Glossitis, anemia is pancytopenia kasi lahat ng cell line na involved, yung red blood cell, yung ating WBC na involved, pati yung ating platelet precursors na involved. So kapag sinabi ating pancytopenia, meron tayong presence ng anemia, leukocytopenia, and thrombocytopenia. So, decrease yung ating RBC, decrease yung ating WBC, decrease din yung ating platelet. And then, di ba, nag-accumulate din si homocysteine. So, it can lead to homocysteine in our urine. And atherosclerosis, lead din siya sa ischemic heart disease. And also, yung neural tube formation natin. Kasi, guys, kapag nagmamature yung ating embryo, parang meron siyang ganito, guys, and parang sa diencephalon ata na part, sa ating formation natin CNS, meron siyang opening dito and meron siyang dito yung opening. Now, yung ating folate, responsible siya sa for closing ng mga pores na to. So, kapag kawalang pa yung folate or deficient yung ating folate, kapag hindi nito nasara, magkakaroon tayo ng encephaly. Kapag hindi naman ito nasara, magkakaroon tayo ng spina bifida. So that's why kailangan i-maintain ng mga pregnant women yung kanilang folate kasi need siya for maturation ng ating embryo. So ano ba yung mga causes ng ating folate deficiency? Increased demand during pregnancy, decreasing dietary intake, and decreasing absorption, presence of alcohol, and medications. Because ina-alter niya yung ating folate so hindi siya na-absorb. And then, after when look after the CBC, decrease yung MCV, that's why, so that's why it leads to macrocytosis, yung microcytosis, yung homocysteine din natin, increase, and then mayroon tayong presence ng megaloblast in our bone marrow, and we also have to determine the cause, so we'll use the pregnancy test. And for treatments, we all use the oral supplements, and for example, yung medications natin, yung cause, ibababawasan natin siya. Or kung alcohol yung cause, babawasan din natin yung alcohol use. So, yan. Yeah.